Marahil ngayon nyo lamang narinig ang mga kwentong ito tungkol sa mga iba't ibang mga sandata ng mga Diyosa noong unang panahon na natagpuan sa bansang Pilipinas. At sa kapirasong kasulatan na magsasalba sa buong lipunan ng bansang Pilipinas noong unang panahon, na ilang lamang ito sa mga kwentong ating matutunghayan at kapupulutan ng mga aral. Halina't samahan nyo ako upang alamin ang mga nakakamanghang mga kayamanan at artifacts na natagpuan sa bansang Pilipinas. Ang Trishul at VAJRA ng mga Diyosa na natagpuan sa bansang Pilipinas. 10,000 na taong gulang na Trident o tinatawag na Trishul at 3,000 taong gulang na VAJRA na natagpuan sa Pilipinas. Ang mga artifacts na ito ay inihayag sa press club ng isang mananaliksik at negosyante na si Said Shamir Hussein. Inaangkin niya na ang Trident o Trishul na ito noong unang siglo ay pag-aari ni Lord Shiva, at ang VAJRA na sandata ni Indra na kilala bilang God of Rain and Storm sa Hinduism. Sa isang press conference sa Press Club of India, New Delhi, sinabi ni Said Shamir Hussein na ang Trident at VAJRA ay natagpuan sa panahon ng pagmimina sa Pilipinas noong Mayo taong 2015. Siya ay nauugnay sa pagmimina ng tanso at ginto sa Pilipinas mula noong 2012. Siya ay nagtatrabaho ng malapit sa mga lokal na residente. Narito ang ibang kuha ng video na magpapatunay na may nahukay ngang Trishul o Trident at VAJRA sa Pilipinas. My name is Sayed Shamir Hussein. This VAJRA and Trishul, both I found in Philippines. The first thing I found VAJRA. After 2 days I found this Trishul. Then from there I took to Dubai, and from Dubai I brought it to India. The reason was coming to India because it belongs to India, Hinduism. That's the reason, and my mind made, I got lot of things, like lot of opportunity, lot of people told me to sell this, that outside auction, why are you taking to India? But I wanted this thing to bring to India and show the people. Each and normal people also should know that Shiva Trishul is existing and it is with me. What makes up? Noong ikalima ng Mayo taong 2015, ipinatawag siya ng labor supervisor sa mining site matapos makakita ng kakaiba. Sa oras ng kanyang paghahanap, lubos siyang nagulat nang makita ang mga antigo tulad ng Trident at VAJRA sa Pilipinas. Nang maglaon, nakilala niya ang mga sinaunang bagay bilang Trident o Trishul ni Lord Shiva at VAJRA ni Indra. Dinala niya ang mga antigo na ito sa India noong 2016. At nagsaliksik upang makahanap ng isang bagay at matibay na magpapatunay na ito nga ay totoo upang suportahan ang kanyang pagkaangkin. Ayon kay Said Shamir Hussein, sa ginanap na pagpupulong at pag-uusap nito, kasama ang mga arkeologo, nalaman nila ang pagiging tunay ng libu-libong taong gulang na mga antigo na ito. At napag-alaman na ang 10,000 taong gulang na Trident ay direktang pag-aari ni Lord Shiva, at ang 3,000 taong gulang na VAJRA ay ang sandata na ginamit ni Lord Indra. Sinabi niya na sa panahon ng pananaliksik, nakilala niya ang ilang mga leader ng relihiyon upang talakayin kung ano ang dapat gawin sa Trident o Trishul at VAJRA. Ayon kay Said Shamir Hussein, ang mga tao ay nagbigay ng iba't ibang opinyon. Ang ilan ay nagpahayag ng kanilang pagnanais na bilhin ang mga antigo, ngunit tinanggihan niya ang lahat ng mga alok. Ngunit hindi pa siya nagpapasya kung ano ang gagawin, hinahanap niya ang mga tao na malapit sa kanya upang magbigay ng mga mungkahi. At naghahanap siya ng mapagkakatiwala ang tao na makakasama nito upang magpasya na kung anong dapat bang gawin at kung dapat na bang ipaalam sa buong mundo ang tungkol dito sa mga artifacts na ito. Ang Trident ni Poseidon na natagpuan sa bansang Pilipinas. Trident ni Poseidon, ang sinaunang Griego na sandata o pinaniniwala ang Trident ni Poseidon na natagpuan sa Pilipinas, ay ang tansong armas na natuklasan sa bansang Pilipinas. Kamangha-manghang pagkagawa ng Trident na ito, na halos buong parte nito ay may mga nakaukit na kakaibang mga simbolo, na pinaniniwala ang gawa pa noong unang panahon.
Ang sopistikadong sandata ay madaling gamitin sa pamamagitan ng paghawak sa hawakan na epektibo sa malapitang labanan o sa pamamagitan ng pagkabit nito sa isang tungkod, na epektibo naman sa malayuang labanan. Ang tatlong dulo ay gawa sa dagger na katulad din ng mga espada. Ang hugis ng dalawang panlabas na blades ay kahawig ng pre-Iberian falcata. Sa gitna nito ay ang dalawang magkasalungat na paloob na kurbadong blade na may kakayahang tumuhog, na parang spear. At ang dalawang gilid nito na may kakayahan sa paglaslas at pagsaksak na parang isang espada. Single edge malapit sa hilt at double edge malapit naman sa point. Ang sandata ay magaan hanggang sa dulo nito, na nagbibigay bilis sa iyo upang madaling iindayog ang sandata sa kalaban. Ang dalawang blade na may hugis pakurba ang gilid, na sa bandang ibaba ay sumisimbolo ang hugis ng isang elepante, na may nakaguhit na linya at mga geometric na pattern, na nakakabit sa pangunahing katawan ng trident. Ang mga nakabaluti na elepante ay sumisimbolo sa isang mahalagang bahagi ng sandata para sa katatagan ng digmaan noong sinaunang panahon. Ayon sa mga Phoenician na si Poseidon ay isang tao, ama ng unang hari ng Tyre. Ang kanyang trident ay ipinasa sa kanyang anak na si Triton. Si Triton ay pinanganak na may katawan ng sireno, kalahating tao, kalahating isda, na posibleng sumasagisag sa mga descendants na pinili upang mamuhay sa ilalim ng dagat. Isa sa kanyang mga descendants nito ay piniling manirahan tuwing tagsibol sa malamig na klima at mataas na lugar na may masaganang lupain sa parteng bansa ng Pilipinas. Mayroong literal na daan-daang mga bersyon ng epiko ng Ramayana na nakapaloob sa mga kolektibong alaala ng mga tao sa Asia at Timog Silangang Asia. At ang India ang naging daan patungo sa mga gininto ang lupain ng Aurea Chersonesus, at ang huli na tinatawag na Chris, ng isla ng mga ginto. Ang istoryador na si Josephus Flavius ay nagtala ng isang pinagsamang pakikipagsapalaran ni na Haring Solomon at Haring Hiram ng Tyre, patungo sa lupain na noong unang panahon ay tinatawag itong Ophir. Ngunit ngayon ang Aurea Chersonesus ay nag-aangkin sa mga ginto sa Pilipinas na naging sinaunang lupain ng Ophir. Ang mga Maranao ay may isang epikong tula na Darangen, na binubuo ng 17 cycle at 72,000 linya, na kinabibilangan ng kanilang kasaysayan ng mga batas sa kwentong bayan at mga kaugaliang panlipunan. Ang isang bahagi ng kanilang epiko ay naglalaman ng tila isang lokal na bersyon ng kwento ni Rama at Sita. 1,000 taon na ang nakakalipas para sa mga mamamayan ng Maranao, ay tila pinapanatili ang isang kwento ng pinagmulan at minanapa sa kanila mga ninuno. Mula sa mga pagkatuklas ng iba't ibang kayamanan, ito ay nasa kanlurang mga isla ng bulkan na nakapalibot sa lawa ng Lanao. Ang pinakamalaking freshwater o lawa ng Mindanao, na kung saan natagpuan dito ang mga iba't ibang kayamanan na nakabaon, kagaya ng mga ginto, antigong palayok at iba't ibang tansong artifact, na tila galing pa sa mga sinaunang ninuno at pinagmulan sa bansang Europa. Ang dokumento na nagligtas sa buong angkan sa bansang Pilipinas. Alam mo bang ang isang kapirasong tanso ang siyang nagligtas sa isang buong angkan mula sa isang buhay ng pagiging alipin? Isang piraso ng kasulatang tanso na muntik nang mawala makalipas ang 1,000 taon. Ano ang Laguna Copper Plate Inscription? Ang Laguna Copper Plate Inscription siyang kinikilalang pinakamatandang dokumento na natagpuan sa kasaysayan ng Pilipinas, kung saan may nakatalang araw, buwan, at taon ng pagkakasulat. At ito ay hindi isinulat sa kapiraso ng papel, ito ay isinulat sa 1 piraso ng tanso noong taong 1,120 taon na ang nakakalipas. Ito ay nanatiling nakabaon sa baybay ng Laguna de Bay sa loob ng 1,000 taon. At natuklasan lamang ito noong 1987, ngunit sa laking gulat ng mga eksperto, ito ay kakaiba sa mga nauna ng natuklasang artifacts o sinaunang bakas ng ating kasaysayan. Pagkat ito ay isinulat gamit ang kakaibang sistema, ito ay malayo sa baybayin o sa anumang kilalang katutubong sistema ng pagsusulat ng ating kapuluan noong mga panahong yun. Pagkat ito ay isinulat at gamit ang sinaunang Kawi script mula sa makasaysayang pulo ng Java, ngayon ay bahagi na ng Indonesia. Subalit ito ay hindi naman nakasulat sa sinaunang wika ng Java at sa pagsusuri ni Ginoong Anton Postma noong 1990 lamang,
natuklasan ang ibig sabihin ng mga nakasulat sa kapirasong tanso na ito. Si Anton Post na ay isang magaling na Dutch anthropologist at ginagalang bilang ama ng Mangyan Heritage Center bilang isang eksperto sa mga katutubong sulat ng ating kapuluan. At sa kanyang pagsusuri na maliban sa kakaibang sulat ay kakaiba din ang gamit na wika sa dokumentong ito, ang kasulatan sa tanso ay gumamit ng isang kakaibang wika na matagal nang naglaho sa ating kasaysayan. Isang wikang tila pinaghalo-halong iba't ibang sinaunang wika sa Timog Silangang Asya. Gaya ng sinaunang Javanese, Sanskrit, sinaunang Tagalog, Kapampangan, at baha sa Indonesian at baha sa Malayo. At sa pagsisiyasat ni Anton Postma ay napag-alaman ang nilalaman ng kasulatan na ito. Natuklasang ito ay isinulat noong Lunes ika-apat na araw sa pagliit ng buwan sa buwan ng Waishaka sa taong 822. At noong 1996 naman ay sa pag-aaral ng historia na si Hector Santos ay naisali naman sa familiar na kalendaryo, ang petsang nakasulat sa tanso ayon dito ay isinulat ito noong Lunes ika-21 ng buwan ng Abril taong 900 sa lumang Julian calendar. At ayon naman sa ibang pananaliksik ito'y katumbas ng Lunes ika-26 ng taong 900 sa Gregorian calendar o ang modernong kalendaryo na gamit natin ngayon. Ano nga ba ang nilalaman ng makasaysayang tansong ito? Bakit nga ba ito mahalaga? Ito ay isang legal na katibayan ng kapatawaran mula sa pagbabayad ng utang, 1,000 taon na ang nakalipas. Bagamat hindi pa niya nababayaran ang kabuuan ng kanyang utang, pagkagalang-galang na simuran ay pinatawad na ni Jayadua, na si Jose Pati at pinuno ng Tondo. Ito'y dino isang katibayan at opisyal na anunsyo o pagpapahayag sa malawak na kapuluan ng Timog Silangang Asya, na binigyan laya na sina Namran at ang kanyang mga anak at kaapu-apuhan mula sa hatol ng pagkakaalipin. Maliban din kila Jayadua at Muran, marami din pangalan at iba't ibang tao at iba't ibang lugar sa Timog Silangang Asya ang nabanggit sa kasulatan na ito. Gaya na lamang ng mga anak ni Namuran na sina Dayang, Angkatan at Buka, at dahil din sa kapirasong tanso na ito, nagkaroon tayo ng mga mas malinaw na ideya sa mas makulay na lipunan noong unang panahon. Mula sa paraan ng mga pagtitimbang na mga ginto hanggang sa mga batas patungkol sa mga utang at pagiging alipin, tayo din ay binigyan silip sa mga nakakamanghang sinaunang aghamtala, matematika at iba pang malalim na kaalamang taglay ng ating mga ninuno. Mga katibayan ng mga katalinuhan ng ating mga ninuno halos 2 taon bago pa man na itatag ang pinakamatandang universidad sa Europa. Ang Laguna Copper Plate ay isang kapirasong tanso ngunit ang kahalagahan nito sa ating kasaysayan ay sadyang walang katumbas dahil sa kapirasong kasulatang ito. Ay napatunayan natin ito na may malalim na kasaysayan ng ating kapuluan. Bago pa man ang sinasabing nakadiskubre sa atin ni Ferdinand Magellan, sa katunayan ito ay isinulat na may 621 taon bago pa man naglayag at napadpad sa ating baybayin ang pangkat ni Magellan. Dahil sa kapirasong tanso na ito, nagkaroon tayo ng pagkakataong silipin ang makulay na sinaunang lipunan ng ating mga ninuno. At dahil din dito na pagtanto natin na sadyang napakarami pa rin nating kailangang alamin at dapat itama sa ating kasaysayan. Lalo na ang mga itinuro sa atin tungkol sa ating mga ninuno bago pa ang kolonyalismo. Dahil sa kapirasong tanso na ito, napatunayan natin na matagal nang may kamangha-manghang kabihasnan o sibilisasyon ng ating kapuluan. Ito din ay isang katibayan ng malalim na ugnayan sa pagitan ng ating mga ninuno at ang ating karatig bansa 100 taon bago pa man isinilang ang kaharian ng Espanya. Ito rin ay tanda ng isang maunlad na lipunan ng ating mga ninuno noong mga panahon ng mga Espanya mismo ay nasa kasuluk-sulukan at nasasakupan pa rin ng mga Muslim. Napatunayan din ito ng ating kapuluan ay bahagi na ng malawakang kabihasna ng Timog Silangang Asya, at ng maunlad at makulay na sinaunang daigdig ng Hindunismo at Budismo. Noong mga panahon na nababalot pa ng kadiliman at karahasan ang kontinente ng Europa, pinamulat sa atin ang kapirasong tanso na ito, na hindi mahihirap at pawang mangmang ang ating mga ninuno. Bagkus sila'y mayayaman hindi lamang sa ginto pati na rin sa sinaunang kaalaman at kabihasnan na may makulay na lipunan at matibay na pinaiiral na batas.
Sana may napulot kayong aral sa mga topic natin ngayon tungkol sa mga nakakagulat na pagkadiskobre sa mga sandata ng mga diyosa at mga artifacts part 1. Lagi nating tatandaan na mag-iingat parati at umiwas sa anumang sakit, lalo na sa panahon ngayon. Ito po ang iyong lingkod ABSGUILL TREASURE, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like, pakikalimbang na rin ang bell para updated ka sa mga susunod nating mga videos. Hanggang sa muli, salamat!